siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at hiyahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan
pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ang mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at poot sa amin, wala na bang hanggan? Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin, sa ayaw natin at sa gusto, ay napapabilang sa isang pamilya. At syempre, kadalasan, naiugnay tayo sa pamilya na pinanggalingan natin. Itong pamilya na ito, mayaman yan. Itong pamilya na ito, may kaya yan. Yung pamilya na yan, mga matatalino yan. Sa ayaw natin at sa gusto, napapabilang tayo sa ating pamilya.
At yung pamilya na sinasabi ko ay yung pamilya dahil sa dugo, yung biological family. At sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong yung mga miyembro ng pamilya ng ating Panginoon ay hinahanap siya. Hinahanap ka ng yung ina at mga kapatid. Pero ano yung sabi ng ating Panginoon? Sino ang aking ina at mga kapatid? Kung pakikinggan natin, para bang ayaw harapin ng ating Panginoon ang kanyang ina at mga kapatid? And by the way, pag sinabi nating mga kapatid, sa konteksto ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo, hindi doon sinasabi o hindi tinutukoy doon yung mga biological na kapatid. Dahil walang salita na kamag-anak nung mga panahon na yon, ang ginagamit nilang salita ay kapatid. Kaya ang sinasabi dito ay hindi yung biological na kapatid, pero yung mga kamag-anak ng ating Panginoon. Dahil alam nating lahat na si Jesus ang nag-iisang anak ng ating mahal na Birheng Maria. Well, anyway, going back, para bagang dinedenay ng ating Panginoon at ayaw niyang harapin yung kanyang ina at mga kapatid. Pero hindi naman talaga ganon yung kaso. Hindi naman talaga ibig sabihin nun ayaw niyang harapin at ayaw niyang i-claim na nanay niya si Mama Mary. Pero ang sinasabi sa atin ng ating pagbasa ng ating ebanghelyo ay sa mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang pagiging pamilya. Meaning, napapabilang tayo sa panibagong pamilya. Pero this time, hindi na dahil sa dugo. Hindi na dahil sa biological na aspeto, pero dahil sa espiritual. Kaya nga, di ba, tawag natin sa mga pari, Father. Hindi ibig sabihin nun, anak namin kayong lahat. Hindi ibig sabihin nun, kayo sa amin ang galing. Pero dahil meron tayong spiritual bond at napapabilang tayo sa malaking Kristiyanong pamilya. Kaya nga, di ba, madalas maririnig din natin, lalo na yung mga naglilingkod sa simbahan, ang tawagan, sister, brother. Dahil tayong lahat bilang Kristiyano ay pamilya. Now, kung darating kaya ang ating Panginoong Hesukristo at hahanapin natin, ikiklaim niya kaya tayo bilang kapatid? Aaminin niya kaya o aariin niya kaya tayo bilang kapatid? Ituturing niya ba tayong pamilya? Mga kapatid, para maging pamilya ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang sapat na maging Kristiyano tayo o Katoliko tayo sa salita. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, sino ang aking ina at mga kapatid? Tinuro niya yung mga alagad niya. At ano pa yung sabi niya? Ang lahat ng sumusunod sa kalooban ng Ama ay siya kong ina at mga kapatid. Na ibig sabihin, yung pangunahing dahilan, yung pangunahing sangkap para maging totoong kapamilya ng ating Panginoon ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Meaning, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Pangunahing ingredient para maging pamilya ng ating Panginoon. Kaya kung susuriin natin yung ating buhay, ano, magandang tanongin ngayon. Ako ba ay bahagi ng pamilya ng aking Panginoong Hesukristo? At tayo lang din yung makakasagot niyan. Dahil kung tayo ay nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, ay malamang tayo ay talagang mapapabilang sa pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Simple lang yung mensahe sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo. Ang pagiging pamilyang Kristiyano ay ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, sa kalooban ng Ama.
at ito ay hindi lamang sa salita, kundi lalong-lalo sa gawa. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, nawa patuloy tayong sumunod sa kalooban ng Ama. Patuloy tayong tumulad sa ating Panginoong Hesukristo. Nang sa gayon, maituring tayo ng ating Panginoon na totoo, tayo ay kanyang pamilya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang isang komunidad. Humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway, maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway, huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway, maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway, pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway, makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasal namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saan ako tutungo? Saan pa maghahanap hanggang sa dulo ng dagat? Walang makikitang tulad mo, liputin man ang mundong ito, sinabing makamtan ang pangarap ko. Ngunit ngayon at kailan pa man, walang makikitang tulad mo. Ikaw ang buhay, tanging ligaya, ikong alay, papuri't pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay compilation ng mga pag-aaral sa kasaysayan at devotion sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Hesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.